Hi Idol, ako nga pala taga Western Visayas. Hindi ko na lang babanggitin ang specific na lugar ha, kasi nakakahiya sa pamilya ng misis ko. Dito na rin kasi ako nakapag-asawa. Taga dito talaga ang lahi ng pamilya ng mama ko. Tapos doon siya na malagi sa Maynila noong nag-aral siya hanggang sa magdalaga. Doon na rin siya nakapag-asawa ng isang taga Bulacan, at sa Bulacan naman ako lumaki. Tapos noong college ay sa Maynila ako nag-aral. Hindi na rin kami nakapagbakasyon dito sa probinsya ng mama ko kasi nga matagal lang patay ang lolo at lola ko. Kaya wala na rin dahilan sila mama para magbakasyon pa doon. Tapos nag-abroad pa si papa at teacher naman si mama. Kaya masasabing talagang sa siyudad na umikot ang buhay ko mula ng bata hanggang sa magbinata. Graduating na ako noon nang sinabi ni mama sa akin na darating ang pinsan kong si Darwin at Noel. First cousin ko daw ang dalawa, pero hindi sila magkapatid. Magpinsan din sila. Pareho silang lumuwas ng Maynila para mag-OJT. Commerce ang kurso nila at natanggap sila sa isang bangko sa May Ortigas para mag-OJT. Dahil sa malaki naman iyong apartment na inuupahan ni Mama para sa akin, kaya naisip niya na doon na rin patuloyin ang dalawa. Graduating na rin sila. Yung OJT na lang bali ang kulang nila. Dahil sa halos magkaedad lang naman kami, kaya mabilis din kami na nagkasundo. Siyempre, dahil ako ang sanay sa syudad at medyo nakakaangat sa buhay, kaya madalas ko silang pinapasyal. Tapos nililibre na rin ng pagkain. Sulit din naman na manglibre sa kanila kasi masisipag. Para na nga ako senyorito sa apartment. Pati ang mga damit ko ay dinadamay na nila sa paglalaba. Sila na rin ang nagluluto, naghuhugas ng pinggan at naglilinis. Kaya bilang pakonsuelo sa kanila ay nililibre ko na lang sila ng gala o di kaya pagkain sa bahay. Sobra-sobra naman kasi ang allowance ko. Maliban kasi sa binibigay ni Mama, ay pinapadalahan din ako ni Papa na hindi alam ni Mama. Basta daw siguraduhin ko na makakagraduate ako. Eh hindi naman iyon problema sa akin dahil hindi naman ako palagala. Kaya may time talaga ako para mag-aral. Idagdag pa na hindi nga ako tumutulong sa mga gawain sa apartment. Kaya masasabing above average ang performance ko sa aking pag-aaral. Dahil nga sa kasundo ko ang dalawa, kaya madalas kaming magkwentuhan kapag pare-pareho kami na walang pasok. Napaka makwento din ng dalawang iyon. Kanya-kanyang pabida ng tungkol sa mga kung ano-anong bagay sa probinsya nila. Tapos para mas masarap ang kwentuhan, ay bumibili ako ng isang long neck na emperador para mas masarap pa ang pagkikwento noong dalawa. Nakakatuwa kasi magkwento ng mga iyon dahil sa napakalakas ng puntong Bisaya kung magsalita. Tapos madalas pa nga nahahaluan talaga ng salitang Bisaya ang kanilang pagkikwento. Pero naiintindihan ko naman sila kasi madalas magsalita si Mama ng Bisaya sa bahay. Dahil sa lahat na yata ng topic na posibleng maisip nila ay napag-usapan na namin, kaya hindi rin nakalampas ang tungkol sa mga kababalaghan sa kanilang lugar. Minsan, naikwento ni Darwin na may lugar daw sa kanila na kinakatakutan puntahan. Meron daw doong kuweba tapos may nakatirang agda sa kalapit na puno. Karamihan daw ng babaeng nawawala ay natatagpuan na lang doon sa loob ng kuweba. Nabanggit naman ni Noel na may matandang puno ng dalakit na madadaanan papunta sa bahay nila kapag galing ka sa ibaba ng lugar. Tapos madalas daw na magpakita ang babaeng engkanto doon at napakalakas magtrip sa mga dumadaan lalo na kung lasing. Madalas daw na inililigaw ng isang linggo bago ibalik, pero wala naman daw pinatay. Pero yun nga lang,
dahil sa isang linggo na iniligaw ay payat at nanghihina na ang taong napagkakatuwaan. Lalo na daw kapag umihi ka sa punong iyon ay lagot ka talaga. Dahil sa hindi naman ako naniniwala sa mga kwento nila, kaya tawa lang ako ng tawa. Feeling ko pa nga para akong nakikinig ng horror comedy sa radyo. Talagang walang boring moment kapag sila ang kasama ko. Kaya naging masaya talaga ang pagsasama namin sa apartment na iyon. Tapos magaling pa silang kumanta. E may gitara ako, kaya lagi kami na nagja-jamming. Makalipas ang ilang buwan, ay natapos na nila Darwin at Noel ang kanilang OJT at bumalik na sila sa probinsya nila. Ako naman ay nakagraduate na rin. Isang araw ay may tumawag sa cellphone ko. Walang pangalan, number lang. Nung sinagot ko iyon ay si Noel pala. Hello Chris, si Noel ito. Oh, ano yun pinsan? Aanyayahan ka sana namin ni Darwin na bumakasyon dito. Sagot namin lahat ng pagkain mo dito. Si nanay at tatay din ang nagsuggest noon para daw makabawi naman kami sa pagpapatuloy nyo sa amin dyan sa Maynila ng libre. Tapos pati pagkain namin, madalas mo pang ilibre. Sumagot naman ako. Ano ka ba pinsan? Para naman kayong ibang tao pa sa akin. Siyempre kamag-anak namin kayo, natural lang na tumulong kami. Pero maraming salamat pa rin Chris ha. Ano, pag-isipan mo ha, kung okay sa'yo na bumakasyon dito. Pwede mo rin isama si tita kung available siya. Gusto din daw siyang makita ni mama at papa. Sige insan, magpapaalam muna ako kay mama, tapos balitaan ko kayo. Number mo na ba ito? Oo insan, narigaluhan ako ni mama ng cellphone noong graduation. Kaya meron na ako sariling cellphone. Dito mo na lang ako tawagan kung gusto mong tumuloy. Ah, sige, sige. At pinatay ko na nga ang tawag. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Noel, ay parang bigla akong nakaramdam ng excitement. Dahil siyempre, sa dami ba naman ng naikwento nila sa akin na maaring pasyalan doon at mga activities na pwedeng gawin na hindi ko pa rin nararanasan. Kaya nung umuwi na si Mama galing sa trabaho, ay nagpaalam na nga ako tungkol sa pagbabakasyon sa kanilang probinsya. Agad din naman itong pumayag at sinabing okay na okay daw doon pagbakasyonan sa probinsya nila. Maraming mapupuntahan, meron ding falls at mga ilog na magandang pagpiknikan. Kaya matapos ang pag-uusap namin ni Mama, ay tinawagan ko kaagad si Noel at sinabi kong pupunta ako. Babalitaan ko na lang sila kung kailan ang flight ko dahil magpapabook pa lang ako ng flight at mga 2 linggo o 1 buwan para hindi masyadong mahal ang ticket. Sinabi naman nila na wala daw problema. Hindi naman daw aalis ang lugar nila. Pagbibiro pa nito. Makalipas nga ang 3 linggo ay araw na ng flight ko at tinawagan ko na rin si Noel para ipaalam sa kanila na darating ako. Hindi naman komplikado ang pagpunta doon kasi pagbaba ng airport ay sasakay ng taxi papuntang terminal ng bus. Tapos magbabiyahe lang ng ilang oras at sasabihin nilang sa konduktor na ibaba ako sa lugar na iyon. Marami din naman ang nagbababaan sa lugar na iyon kaya madaling mapapansin. Sinabi ko na lang sa kanila na abangan na lang nila ako sa may bababaan ko ng bus. Sinabi naman nila na oo daw at magdadala na lang sila ng tricycle kasi medyo malayo pa iyon sa barangay nila. Papasok pa daw kasi. Excited ako sa biyahe na iyon. Dahil maliban sa makikilala ko ang iba ko pang mga pinsan, ay makakapasyal din ako sa lugar na kinalakihan ng aking ina. Pagkababa ko ng bus ay naroon na nga ang 2. Dala ang isang luma at kalawanging tricycle. Napansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa hindi kalayuan. Parang galit siya makatingin sa akin, kaya nagpalingon-lingon muna ako sa may gilid at likuran ko banda kung may iba pa bang tao. Baka naman kasi hindi ako ang tinitignan niya.
paalis na rin noon ang bus na binabaan ko. Kaya nakita ko na walang ibang tao sa likuran ko. At ako lang din naman ang bumaba sa kantong iyon. Dahil karamihan ng bumaba sa lugar na iyon ay doon sa may waiting shed bumaba bago makarating sa binabaan ko. Kaya sigurado na ako na sa akin talaga siya nakatingin. Nawala na lang ang atensyon ko sa matanda noong narinig ko na nagsalita si Noel. "Insan, kumusta ang biyahe mo?" Sumagot naman ako. "Ayos lang, medyo napagod lang kasi hindi ako nakatulog sa biyahe." "Kinakabahan ka lang siguro na maligaw kaya hindi ka nakatulog." Sagot pa ni Darwin. "Tara, sakay na." Napangiti naman ako nung nakita ko yung tricycle. "Tatakbo pa ba yan? Eh parang ilang hakbang na lang ang kaya ng tricycle nyo eh." Natawa naman si Noel. "Ano ka ba, insan? Huwag mo minamaliit ang service ko. Mabilis ito tumakbo. Pinangkakarera ko pa nga ito eh." Sumagot din naman si Darwin. "Oo, pinangkakarera niya yan sa kalabaw na may hila-hilang balsa." Tapos nagtawanan na nga kaming tatlo. Sumakay na nga ako at nagsimula na kami magbiyahe. Aliw na aliw ako sa aking mga nakikita dahil talagang bukid. Bihira ang kabahayan tapos may mga bahagi pa na palayan. Meron din namang bahagi na may mga puno at matalahim. Naisip ko tuloy na hindi nga malabo na totoo ang kwento sa akin ng dalawa tungkol sa mga kababalaghan. E mapuno at matalahib ang ibang parte ng lugar na iyon tapos wala pang street lights. Kaya kung maglalakad doon ng gabi ay talagang mangangapa sa dilim kung walang dalang sariling pang-ilaw. Magtatanghali na kami dumating sa bahay nila Noel. At tamang-tama naman pagkarating namin sa bahay nila Noel ay nakahanda na ang hapagkainan. Nagmano ako kila Tito Tomas at Tia Willing. Tapos sinabi nila na kumain na daw kami agad dahil sigurado na gutom na ako. Nagbiro naman ako na ang galing talaga nila manghula dahil sobrang gutom talaga ako. Hindi kasi ako kumain ng kahit ano dahil sa takot na masiraan ng tiyan habang nasa biyahe. Kaya maliban sa candy ay puro Gatorade lang ang laman ng sikmura ko. Maliban sa gutom ako ay talagang nakakatakam din ang ulam nila dahil ginataang lang kayon na maraming alimasag. O mas tama yatang sabihin na ginataang alimango na may konting langka dahil kakaunti lang ang langka at parang mas marami pa ang alimasag. Kaya napalaban ako ng husto sa kain. May sausawan pang suka ng nyog na sila daw mismo ang gumawa at may siling maliliit. Super special talaga para sa akin ang kain na iyon. Sumabay na rin naman sa akin sina Darwin at Noel. May inilabas din si Darwin na isang tupperware na may lamang ubi halaya at bukayo. Panghimagas daw iyon at gawa ng mama niya. Napasabi na lang talaga ako na kung ganito palagi ang mga pagkain dito ay baka hindi na ako umuwi ng Maynila. Sabay nagtawa na naman ang dalawa at sinabing, "Pagkain pa lang yan, insan, ang natitikman mo. Hindi mo pa nakikita ang mga kababaihan dito sa amin. Pag nakita mo ang kalidad ng mga babaeng probinsyana, talagang hindi ka nauuwi ng Maynila." Nagsalita naman si Tito Tomas. "Hoy, kayong dalawa, huwag niyo ang dinudumihan ang utak niyang si Chris. Baka kami ang awayin ng nanay niyan pag hindi na yan bumalik ng Maynila." Nagngitian naman ang dalawa kong pinsan habang abala sa paghimay ng malalaking alimasag. Matapos makakain ay sinabi ni Tia Willing na dalhin ko na daw ang mga gamit ko doon sa isang silid. Doon daw ako matutulog. Up and down kasi ang bahay nila. May dalawang kwarto sa itaas tapos may isang kwarto naman sa baba. Bali kay Noel at sa kapatid niya iyong isang kwarto. Tapos iyong isa naman ay sa panganay na anak na babae na si Ate Marie. Kaso nag-asawa na ito kaya bumukod na ng bahay. Sa kwarto sa ibaba naman sina Tito at Tita. Gawa lang sa kahoy ang bahay nila kaya presko.
sinabi ni Noel sa akin na magpahinga na muna ako at may pupuntahan kaming birthday sa kinahapunan. Yung isang pinsan daw kasi nila ang may birthday at invited sila at sinabi rin naman nila na darating ako at kanilang isasama. Kaya ayun na nga, pagkalapat ng likod ko sa matigas na papag ay natulog na rin ako agad dahil sa kulang pa nga ako sa tulog at pagod rin sa mahabang biyahe. Kinahapunan ay naramdaman kong tinapik na ako ni Noel. Insan! Tama na yung tulog, may gabi pa. Ha? Anong oras na ba? Tanong ko pa sa kanya. Sumagot naman ito. Alas 4:30 na. Gumaya ka na dahil aatin tayo ng birthday party, di ba? Maraming chika bebe doon na hindi katulad ng mga kalidad ng syudad. Sabay kindat nito sa akin. Pupungas-pungas naman akong kinukusot ang aking mga mata. Oo na, saan ba ako maliligo? Sumagot naman ito. E di sa banyo, ipinag-igib na kita. Pero bukas, tutulungan mo ako mag-igib ha? Tumango na lang ako, tapos lumabas na ito ng silid. Inihanda ko na rin ang aking bibihisan. Tapos pagkababa ko, ay pumunta ako ng kusina. Napansin kong wala namang ibang pinto doon na maaaring maging pinto ng CR. Kaya bumalik na ako sa may pinakasala ng bahay. Pinsan, nasaan ba yung banyo nyo? Ayun oh! Sabay turo nito ng isang cubicle sa labas. Na may dingding na dahon yata iyon ng nyog na parang inayos na parang pabanig. Doon? Ngumiti naman ito. Ano ka ba? Walang maninilip sa iyo dyan. Tsaka malayo ang mga kapitbahay, kaya huwag ka nang mahiya. Napakamot na nga lang ako ng ulo tapos pumunta na doon. Grabe, kakaiba ang pakiramdam pag naliligo sa open na CR. Wala kasi iyong bubong, kaya maginaw at tagus-tagusan ang hangin. Kaya sobrang bilis ko lang din naligo. Pagkabalik ko, ay nakaabang naman sa may pinto si Noel na nakangiti. Pinsan, bakit sa Maynila sobrang tagal mo maligo? Eh bakit dito? Parang 3 beses ka lang nagbuhos, natapos ka na kaagad. Ang ginaw kaya? Sabay akyat ko na sa aking kwarto. Noong makapagbihis na at nagsusuklay na lang ako, ay narinig kong may mga dumating na kalalakihan sa labas. Narinig ko rin ang boses ni Darwin. Tapos sumigaw ito. Insan! Tama na yung pagpapapogi! Baka mapagkamalan kang artista niyan at dumugin ka ng mga bading. Tapos nagtawanan na nga sila. Pagkababa ko ay nakita kong nakaporma din sila. Tapos may 2 pang kasama si Darwin na lalaki. Kaidaran din siguro namin iyon. Insan, mga kaibigan ko, si Abay at si Tolitz. Nakipaglamano ako sa mga ito. Ano, tara na? Nakahanda na ang sports car ko. Tura pa ni Noel. Nagkangitian naman kami at naglakad na sa kalawanging tricycle ni Noel. Nagbiyahe lang kami ng mga 10 minuto siguro mahigit at huminto na iyon sa isang bahay na nakabakod. Gawa naman sa hollow blocks ang kalahati at kahoy ang karugtong. May 3 mahahabang lamesa na sa labas at marami na ang nagkakainan. Madami na ring bata na kumakain doon sa unang lamesang mahaba. Tapos yung sa gitna naman ay nakalagay ang mga pagkain. At ang sa dulo ay kumakain ang mga matatanda. Yung iba naman ay nagsimula na rin na mag-inuman. Pagkapasok namin sa bahay ay nagulat ako dahil napakadaming dalaga. Siguro mga 15 mahigit iyon kasama ang may birthday na 19 na taong gulang. Ipinakilala ako doon ni Darwin sa mga iyon. Siyempre, bago sa kanila ang makakita ng lalaking tubong Maynila, kaya sa akin ang atensyon nilang lahat. Feeling ko tuloy ang pogi ko ng mga oras na iyon. Sa dami ng pinakilala sa akin ay si Ann at May lang ang natatandaan ko. Siguro dahil sila ang masasabi ko na pinakamaganda sa mga iyon
tapos Pino kumilos. Iyong iba kasi ay mga nasa edad 16 pababa siguro, kaya walang pagpipigil sa pagtatago ng paghanga. Matapos makakain ay pumesto na rin kami sa labas at naghanda na para sa inuman. Bali mga nasa 10 siguro kami. 5 kaming lalaki tapos 5 babae na bisita ni Lita. Si Lita, yung babaeng may birthday, pero hindi siya umupo sa inuman dahil paikot-ikot pa siya upang asikasuhin ang iba pang bisita na dumarating. Nagulat ako sa inilapag na alak sa harapan namin. Tando ay iyon na long neck, tapos 1 liter na coke. Pinaghalo iyon sa isang pitchil. At take note, hindi iyon malamig ha. Hindi pala uso ang may ref sa kanila. Kaya unang inom ko pa lang ay nasira talaga ang mukha ko. Pakiramdam ko nga ay parang niluto sa pinakuluang suka ang dila ko. Tapos ang init ng tanduay kapag dumadaloy na sa lalamunan hanggang sa tiyan. Pero napansin ko na sanay ang mga kainuman ko doon dahil parang chill lang ang itsura nila pagkakainom. Bumulong ako kay Noel. Sinabi ko, ganito ba talaga ang madalas iniinom dito? Sumagot naman siya na oo. Huwag daw akong mag-alala. Dahil sa simula lang daw masama ang lasa ng tanduay. Pero habang tumatagal ay lalong sumasarap. Napareklamo na lang ako sa isip ko. Pero syempre hindi ko yun pinakita sa kanila. Nakakahiya naman kasi. Ako na nga itong isinama lang tapos magrereklamo pa ako. Hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Bakit kaya ganun no? Kapag nag-iinuman tapos magkakasama ang lalaki at babae, kapag gumagabi na ay nagiging close na ang lahat. Pwede nang humawak sa kung saan-saan nang walang violation. Tapos may mga akbayan na rin na nagaganap. Alam niyo na siguro ang ibig sabihin ko, idol. Nung kinagabihan na kasi ay dumami na ang mga babaeng kasama namin sa inuman. Siguro mahigit 15 na nga kami. Pati si Lita na may birthday ay nakijoy na rin dahil wala namang ibang bisita pa ang dumating. Doon ko na nga nakausap si Ann. Mas matanda pala siya sa akin. Nag-aral daw siya ng kolehiyo kaso nagkasakit ang tatay niya kaya siya napahinto. Tapos napilitang magtrabaho ang kanyang mama bilang kasambahay para meron silang makain. Nakakalungkot iyong kwento niya, pero lahat ay nakikinig. Bilib nga ako doon sa kanila dahil lahat sila ay nagkikwento. Pero para sa akin talaga ang pagkikwento nila. Kahit pasabihin na alam naman ng ibang kainuman namin ang talambuhay nila kasi pare-pareho naman sila na taga roon. Tapos nung bandang mga alas 9 na siguro ay unti-unti nang nagsiuwian ang mga babae. Pati na rin iyong tinabihan ko na si Ann. Nung medyo marami na rin kasi ang aking nainom ay kumapal na rin ang aking mukha at lumipat ako ng pwesto doon sa may tabi ng babae na nagngangalang si Ann. Habang katabi ko siya ay iba din ang topic na aming pinag-usapan ng pasikreto. Nung mga lampas na ng alas 10 ay puro na lang mga lalaki ang naroon. Si Lita naman ay natulog na raw. Tapos noong last tagay na ay tumayo na si Noel. Tara mga insan, uwi na tayo. Nagtayuan na rin ang lahat. Tapos nagpaalam na kami sa mga magulang ni Lita at nagpasalamat na rin. Bago pa kami tumalikod ay sinabi pa ng mama ni Lita na baka gusto daw namin na doon na lang magpaumaga sa kamalig nila. May sahig naman daw iyon na tabla na pwedeng matulugan. Kasi delikado na daw, baka mamino daw kami. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin noong mamino. Kaya pabulong kong itinanong kay Darwin. Sabi naman nito na iyon daw iyong inililigaw ng sadya ng mga engkanto. E sumagot naman si Noel na hindi na daw. Kasi nakasakay naman kami sa tricycle, kaya mabilis din na makakauwi. Hindi na rin naman kami pinigilan pa, kaya tumulak na nga kami.
Bali si Noel pa rin ang nagmaneho ng tricycle niya. Kahit lasing ay hindi rin naman ganun kadelikado dahil hindi naman siya mabilis magpatakbo. O baka dahil iyon na lang talaga ang kayang ibilis ng tricycle niya na tinatawag niya pang sports car. Na sa tingin ko ay kaya habulin ng nagja-jogging. Ganun lang kabilis ang takbo namin. Nakaangkas sa likod sina Abay at Tolitz. Si Darwin naman ang kasama ko sa loob ng sidecar. Habang tumatakbo ng mabagal ang tricycle, ay itinuro ni Darwin sa akin iyong matandang puno ng dalakit. Sabi niya iyon daw ang puno na kinakatakutan. Dahil sa maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita ang paligid noon. Sabi ko naman na hindi naman mukhang nakakatakot ang itsura. Tinapik niya si Noel at sinabing, ihinto muna ang tricycle para makita ko daw ng malapitan ang puno. Bumaba kami ni Darwin. Tinignan ko na maigi ang puno. Malaki naman talaga iyon at napakadaming baging sa paligid. Habang nakatayo kami sa tapat noon, ay ikinuwento sa akin ni Darwin ang iba't ibang kababalaghan na nangyari sa lugar na iyon. Sabi naman nung dalawa na huwag daw masyadong magpapaniwala eh lahat ng nakaranas noon ay lasing. Malamang dahil lang iyon sa kalasingan. Naglakad pa ang dalawa papunta sa gilid noong puno para umihi. Sinabi naman ni Noel na magtabi-tabi daw dahil baka makatama nang hindi nakikita. Sumagot naman at tumatawa ang dalawa. Asus! Ang daming alam! Puro matatanda lang ang nagsasabi niyan. Pauso lang yan nila. Tapos ilang saglit lang ay bigla na lang umihip ng malakas ang malamig na hangin. Kakaiba ang lamig noon dahil may kasamang pakiramdam na nakakakilabot. Tapos may mabangong amoy na parang pabango ng isang babae. Uy! Tara na! Yan na nga ba ang sinasabi ko? Mukhang napansin na tayo ng mga nakatira sa puno. Tara! Alis na tayo! Sigaw pa ni Noel at binuhay na ang makina ng tricycle. Tapos nagsimula ng paingayin. Kaya nagsisakay na kami agad ni Darwin. Pinaandar niya na iyon at iniwan ang dalawang umiihi. Napasigaw naman ang dalawa. Uy! Hintayin niyo kami! Hindi nakinig si Noel at patuloy lang sa pagtakbo. Pero mabagal lang, kaya nahabol din naman kami noong dalawa. Pagkatapos nung bahagi na may malaking puno, ay puro matataas na talahib na. Parang pare-pareho na nga lang ang itsura ng gilid ng daan. Napansin ko na halos magkakalahating oras na kaming tumatakbo, ay hindi pa rin kami nakakalampas doon. Parang biglang naging sobrang malubak. E noong papunta kami ay hindi naman malalaki ang lubak. Oo nga, rough road lang iyon at hindi simentado. Pero hindi naman sobrang malubak. Pero noong pagkakataong iyon ay ang lubak-lubak na talaga ng daan. Hanggang sa inantok na kaming lahat. Narinig kong sinabi ni Darwin, Noel, itabi mo na, naliligaw na yata tayo. Kanina pa tayo bumabiyahe eh, hindi pa rin tayo nakakarating. Sumagot naman si Noel. E paano naman tayo maliligaw, wala namang paliko ang daan na ito. Pagkalabas lang natin sa daan na ito, ay naroon na tayo malapit sa poblasyon. Kaya muling ipinagpatuloy na ni Noel ang pagpapatakbo. Hanggang sa nakatulog na nga ako habang nakasandal sa loob ng tricycle. Nagising na lang ako noong narinig ko na sumigaw ang dalawa. Hoy! Magsigising kayo! Napamulat ako ng mata. Tapos sabi ko, nasaan tayo? Sumagot naman si Tolitz. Nasa gitna ng kawayanan! Ha? Nagulat ako sa sagot na iyon dahil ang buong akala ko ay nakauwi na kami sa bahay nila Noel. Pagkasilip ko sa labas, ay laking gulat ko dahil naroon kami sa gitna ng makapal na kawayanan. As in hindi talaga kapanipaniwala. Nasa mga 5 meters ang distansya namin sa lupa. Parang sinadyang dinampot ang buong tricycle
tapos doon inilapag sa gitna ng kawayanan. Nakita kong nataranta at medyo may pagkainis ang mukha ni Noel. Sabi ko na kasing huwag kayong magtagal doon sa harapan ng puno eh. Ayan tuloy, pinagkatuwaan tayo. Paano tayo bababa? Sumagot naman si Darwin. Hindi naman ganun kahirap bumaba. Ang problema ay natin kung paano natin ibababa ang tricycle. Kahit ako ay nahiwagaan din talaga. Marami pa rin pala talagang mga kakaibang pangyayari sa mga probinsya na hindi na lang naibabalita dahil sobrang hindi rin naman kapanipaniwala. Tapos kapag naikwento mo naman sa iba ay hindi malabo na pag-isipan kang baliw o may sayad sa utak. Para mapaiksi na lang ang kwento, idol, ay nagsiuwi na lang muna kami sa bahay nila Noel. Iniwan na lang namin ang tricycle dahil hindi naman namin kayang ibaba. Pinagalitan din kami nila Tio Tomas at Tia Willing. Napilitan tuloy sila Tio na bayaran ang lahat ng kawayan na naroon para putulin at maibaba ang tricycle. Papalitan na lang daw nila ang dingding na kawayan sa kusina para magamit iyong mga kawayan na pinutol doon sa pinagpatungan ng tricycle. Mahaba na yata ang kwento ko, idol. Ipadala ko na lang ang karugtong nito kapag naipublish mo na ang bahaging ito ng aking kwento. Maraming salamat sa iyo, idol. Sana magustuhan nyo itong aking kwento at more power sa channel mo. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.